Kaibigan, pag-usapan natin po 8 tips paano tatalunin ang cancer. Okay? Ito yung 8 mindset para gumaling ka sa cancer. Okay? Balita po ngayon, magandang balita kay Vicky Bello, na balita dati meron siyang stage 3 cancer. Pero alam ko serious yun. Sabi nga niya nung 2016 na diagnose siya with stage 3 cancer, ang sabi ng mga doktor niya ay 2 years to live na lang siya, si Dr. Vicky Bello. Pero swerte, gumaling siya. Ngayon, 6 years na siya at malakas na siya. I think she beat cancer na. I mean, sinabi nga, 2 years na lang. Ano ba ang sikreto? Meron tayong 8 tips na ibibigay. Pero sinabi na ni Vicky Bello yung isang sikreto. Ang sabi niya, kaya lang daw siya gumaling ay gusto pa niyang mabuhay para sa anak niya. Yun ang pinaka, yung will to live ang pinaka malakas sa lahat. I-explain ko, bakit siya pinaka malakas sa lahat, ha? Meron din kami nakakausap, ilang pasyente. Pwede po kayo mag-comment, yung mga may cancer. Meron din kami nakausap mga pasyente, stage 1, stage 2, stage 3. Gusto na nila mag-give up, pero lahat sila gumaling. Gumaling sila. Itong 8 lang po ang susundin natin. Okay? Ang pinakamahalaga dito sa 8, yung number 7 tsaka number 8. Okay? So kung kayo ay may cancer o may malalang sakit, pwede rin tong 1 to 8, ha? Unahan natin. Number 1 na dapat mong gawin, tamang mindset, ay alisin mo na yung denial. Okay? Anong denial? Minsan iisipin natin, bakit ito nangyari sa akin? Bakit ako nagkaroon ng stroke? Bakit ako nagkaroon ng cancer? Diba? Parang, bakit nangyari ito? So, maiiyak ka dito, maiiyak ka. So, pag hindi tayo makakalampas sa ganitong stage, mahihirapan tayo. Diba? So, pag lagi tayong in denial sa sakit natin, mahirapan tayo. Kaya dapat tuloy-tuloy lang tayo, maka-overcome tayo ng maaga. Okay? Number 2, dapat pumunta tayo sa doctor specialist. Doc Lisa, dito ka. Overcome tayo ng doctor specialist. Punta tayo agad sa specialista. Palagyan natin sa cancer, kailangan diretso tayo doon sa oncologist, doon sa cancer specialist. Diba? Hindi tayo dapat nagdi-delay. Alam nyo yung cancer na yan. Pag hinayaan nyo lang siya ng 1 month, 2 months, kakalat na siya talaga. Oo. Pag nag-delay ka lang ng 6 months, pwede lumaki yan. From maliit, biglang lalaki, bigla. Diba? So, every day, every week, hindi pwede dinidelay. Meron mga pasyente nagtitiis kasing laki ng tennis ball na yung bukol nila sa breast. Hindi po dapat ganito kalalaki. Okay, kasi pag malaki na, mas mahirap na natin maayos. Number 3 tip, kung ano man yung gamutan, kailangan po titiisin natin. Okay, pag sinabi chemotherapy, syempre may side effect. Radiotherapy, may side effect, masusuka, nakakalbo. Surgery, di ba? Palagay natin, may bukol sa breast, malaki, nasabihin tatanggalin yung breast. Payag tayo kung tatanggalin yung breast. Kasi mas okay, wala ang isang breast, buhay naman yung pasyente. Ito na si Doc Lisa. Doc Lisa. So, mas mabuti wala isang breast, buhay ka. Kaysa yung dala-dala mo yung breast mo na doon yung bukol, kumalat sa buong katawan, hindi naman buhay yung pasyente. Diba? So, kung may, usually pag may cancer sa matres, better na walang matres. Kaysa yung may matres nga, hinayaan naman kumalat. Ang daming pasyente nakita ko mahirap talaga. Hindi pinapaalam sa asawa, hindi pinapa-check up, naaawa, pampabigat. Ang nangyari, namamatay maaga. 1 to 2 years namamatay. Paano? Tinago eh. Diba? So, yung pagtatago, yun ang number 3. Tiisin yung chemotherapy, yung surgery, yung radiotherapy. May nagko-comment, wala daw siyang pera. Meron tayong tip mamaya dyan. Number 4 tip. Okay? Huwag tayong maniniwala sa mga scam. Yung mga taong may cancer, may malalang sakit, mabilis sila lokohin ng scammer,
yung mga nagbebenta ng supplement, yung mga fake cure, inumin mo lang to, tanggal yung cancer mo, tanggal yung bukol mo, lahat na yan. Paano? Takot na takot yung pasyente. Naka-denial eh. Ba't ako binigyan ng Diyos ng ganitong sakit? Diba, nagalit ka sa Diyos. Tapos may mababasa ka na fake sa Facebook. Ay, may binibenta, may gamot na sa cancer, mawawala. Inumin mo lang tong halamang gamot na to, gagaling na yung cancer mo. Tapang ganoon. So, pag naniwala kayo dito, madi-delay lang yung treatment. Lalaki ng lalaki. Ang bilis lumaki ng mga bukol. Every day, every week, palaki ng palaki yung cancer cells nito. So, tulad nga sinabi ko, ito, number one, sinabi ko, Doc Lisa, yung denial. Pag nasya-shock eh. Pag nasya-shock ka, hindi ka makadecide eh. Delay ka ng delay. Number two, dapat sa doctor specialist muna. Pag sa breast, pwede sa surgeon. Pag sa ibang sa matres, pwede sa OB. Tapos, pag kailangan ng oncologist, sa cancer specialist. Number 3, tisin lang yung treatment. Pag stage 1, stage 2, stage 3, may laban pa tayo. Tiis, laban. Pag stage 4, ang cancer niya, pag-isipan natin. May stage 4 nila laban, merong late na stage 4, pwedeng palakasin nila yung katawan para hindi mahirapan yung pasyente. Pero depende, merong ibang stage 4 kaya pa. Number 4, huwag maniwala sa scam. Yes, Dr. Lisa. Yes. Oo. Yung panahon na takot kayo, talaga lahat susubukin nyo, gumaling lang. Okay naman po yun, lahat susubukin. Basta, rekomendado ng inyong doktor. Ngayon, syempre sinasamahan natin yan ng pagdarasal. So, pwede pong samahan ng pagdarasal, pero hindi pwedeng dasal lang tapos wala yung treatment. Lagi ho, partner yon. Okay. Para hindi kayo ma-scam. Kasi, kung puro magsusubo kayo ng mga hindi rekomendado ng inyong surgeon, ng inyong oncologist, so mapupunta kayo dun sa scamming, yung maniniwala kayo, baka ito na yung lunas, nakalimutan nyo tuloy yung tunay na gamot. Okay. Number 5, kasi mga kababayan natin, mga Pilipino, mahilig dun agad eh, di ba? Number 5, alam nyo naman ako, open ako sa lahat ng gamutan. Kung sabihin mo, meron kang crystal na gumagaling, pagbibigyan ko, o meron kang papel na magpapagaling, walang problema, okay lang yon. Ang number 5 tip ko, kung gusto nyo ng alternative treatment, pwede nyo dagdag lang. Dagdag lang, walang problema. Gusto nyo mag-healing, mag-prayer, mag-laying of hands, kung ano pang gusto mo na alternative, gusto mo massage, yoga, acupuncture, anong halamang gamot inumin mo. Pwede mo idagdag lahat yan kung gusto mo, pero huwag mo kakalimutan yung tunay na gamutan. Kung may bukol sa breast na cancerous, tanggalin muna. Tanggalin muna, ayusin muna yan. Pag natanggal na, tanong mo sa doktor, meron ka bang tabletang chemotherapy, iniinom mo na yon, o dagdagan mo kung ano gusto mo. Diba? Wala namang kaso yon. Pero yung pinaka-swak na gamutan, hindi mo pwede kaligtaan. Diba? Kasi yun ang pinaka-treatment mo eh. Number 6, pwede tayong magdagdag ng healthy diet, di ba? Merong mga, alam nyo na yung mga smoothie, yung mga gulay at prutas na makakatulong. Yung iba, ito na ginagawang main treatment. Hindi ko sinasabi main treatment itong mga juice na to. Pwede siyang dagdag sa cancer patient, nire-recommend yan. Yung nilalagyan ng mga fruit juice, banana, pears, minsan mango, minsan apple, o carrot, strawberry, mga grapes, pwede rin, red grapes, purple grapes, ginagawang shake o kinakain, spinach, ito, mamahalin to, mga lettuce, kale, mga murang gulay, okay din sa atin, pepino, minsan may protein powder, avocado, coconut oil, olive oil, lemon, ginger, pwede po lahat to. Wala namang kaso, pero dagdag lang to dun sa gamutan yung chemotherapy, radiotherapy. Kailangan nyo to dagdag para lumakas yung katawan. Kasi itong mga prutas at gulay, maganda siya kung wala ka pang cancer. Ngayon kayo wala pa, di ba? Pwede pa to. Pero kung meron ng bukol, let's say may prostate cancer na, o meron ng pancreatic cancer, eh kahit uminom ka nito, medyo late na tayo, di ba? Pero pwede pa rin. Yes, Dr. Lisa? Yes. Okay.
Number 7, ito na yung pinakamahalaga. Number 7 and 8. Ito talaga magpapabuhay sa inyo. Ito kasi sinabi ni Vicky Bell, maganda ang ginawa ito niya. Number 7, nasa pag-aaral to. Yung pasyenteng merong 3 words. Will to live. Gustong mabuhay. Yung talagang gustong mabuhay, mabubuhay siya. Hahaba ang buhay niya. May resilience. Naririnig ko yan lahat sa mga cancer patients. Sabi nila, nabuhay ako para sa lola ko. Tinulungan niya ako. Nabuhay ako para sa anak ko. Gusto, kailangan pa nila ako. Nabuhay ako para sa asawa ko. Kaya pipilitin ko, tiisin lahat, labanan lahat, kumain kahit wala akong gana, walang lasa, kahit malulubog ka na sa lalabang ka for your family. Dahil mahal ka ng pamilya mo at mahal ka ng pamilya mo. Diba? Naghihirap ka. Siyempre, naghihirap sila. Diba? Yung anak mo, takot sila, mawawalan ng nanay, mawawalan ng tatay. So, tinutulungan mo rin sila pag nilalabanan mo. Pag may will to live ka, may pag-aaral yan, ha? Yung tigas, yung talagang check up, sige, tusok, gawin nyo lahat. Yung may will to live, mas mahaba ang buhay. Pero yung takot, give up na, wala na tayong magagawa. Yan ang binigay sa akin. Mabilis mamatay. Yes, Dr. Lisa. Ano po yung example ng will to live? Like yung mga na-interview namin, single parent, single mom, sa kanya nakasandal yung nanay niya, nakasandal sa kanya dalawa, tatlong anak na magka-college, walang ibang magpapaaral doon. Siyang bumubuhay. Kaya siya nabuhay. Kasi pag nawala siya sa mundo, hindi nakakain yung mga maiiwanan niya. Yung iba naman, mga lolo, lola, gusto nila makita yung kasal ng apo nila because favorite nila yung apo nila. Humaba ang buhay. So, yun po yung example ng will to live. Yung mga may purpose, yung may mga kailangan pang gawin, sila ho yung talagang gustong gumaling. Diba? Kaya yan, napakahalaga kahit sa mga kabataan. Actually, hindi lang to pang cancer patients. Pag ordinary patients, kailangan may will to live. Diba? Mga kabataan ngayon, mabilis ma-depress. Maraming suicidal, maraming nakagamot sa anti-depress. Kailangan may will to live. Pag may will to live kayo, makikita sa mata yan. May tigas yan. Makukuha nyo yung pinakamahalaga, number 8. Ano yung number 8 ng gustong-gusto ng kababayan natin? Last tip ko, syempre, pera. Diba? We need money. Kailangan natin ng pera pang chemo, pang surgery, pang blood test, pang lahat, pang bili ng pagkain. Paano darating yung pera pag may will to live? Pag may will to live ka, nakita ng mga tao may will to live ka, unang-una, iikutin mo lahat ng tao, hihingi ka sa mga Doc Lisa. Yes, humingi po sa kaibigan, kamag-anak. Huwag na ho kayong mangutang. Hingiin nyo na kasi hindi nyo naman ho mababayaran. May alam ako, dahil nga walang mag-aasikaso ng papeles niya, siya mismo, iikot siya. Naikot po niya lahat ng senador, lahat ng congressman, lahat ng social service ng mga ospital, lahat ng foundation, DSWD, lahat ng mga nagbibigay, lahat po yan, pinupuntahan niya bago mag-chemo at pagkatapos mag-chemo, pagkaya na niya. Lakad ulit siya hanggang matapos po niya yung chemo niya at radiation niya. Yes, hindi lang yun ang makukuha niyong pera. Siyempre, may will to live, mag-iikot. Sabi mo, Doc, mag-iikot, bali, wala. Hindi po. Pag nakita ng donor, siyempre, hingi ka sa tao, yes. Di ba? Pag nakita ng hinihingian mo, mayaman, di mayaman na may will to live ka, mabubuhay ka sa anak mo, may purpose tong tao to, kailangan to mabuhay. Siyempre, ang daming mahirap eh. Ang daming humihingi ng pera, daan-daan. Kung nakita niyo yung isa, may tigas, yun ang mabibigay ng pera. Siya mabibigay. May mga pasyente, ang bilis mga kuha, 100,000, 200,000. Alam mo, mabait, matulungin, hindi nagmumura yung donor, parang accept niya, pero lumalaban siya, ay may purpose to, magalang pa rin. Diba? So, napakahalaga yung will to live. May kasabihan nga, diba, yung law of attraction. Libro yun eh, law of attraction. Pag iniisip mo na darating ang pera, darating. Pag iniisip mo, kaya mo, magagawa mo. Pag may will to live ka, alam mo, pag yung number 7, balik ako. Pag may will to live ka, yung buong katawan mo, magkakaroon ng will to live.
'di ba, meron tayong white blood cell, 'di ba? May white blood cell tayo, sundalo natin 'yan eh. 'Yan ang dapat papatay diyan sa mga walang hiyang cancer cells na 'yan eh. Pag nakita nila ay yung amo ko may will to live, pati mga selula mo gaganahan. 'Di ba? Para sa boxing, pag ganado yung boxer, mas nananalo eh. May gigil siya eh. 'Di ba? Iba yung may gigil. So pag meron kang ganyan, susunod yung utak mo, susunod yung puso mo, lalakas yung muscle mo, magkakaroon ka ng adrenaline, may will to live, darating yung pera, mabubuhay ka. Ito yung minsan wala ang kababayan natin. Yan ang difference ng nabubuhay ng mahaba at maikli ang buhay. Dapat may tigas, may tapang, at syempre, nandito rin yung pananalig sa Diyos. Yes, Doc Lisa. Yes, may mga klase po ng cancer na pag pumunta kayo sa government hospital, sagot ho, like yung breast cancer, hanggang stage 2B, sagot nila yung chemo. Halimbawa po, East Avenue Medical Center. Hindi ko lang po sure sa QMMC, Quirinum Memorial Medical Center. At dun po sa mga iba ninyong hospital dyan sa region ninyo, ipagtanong nyo lang po. Basta bukol, ipatanggal. So yung surgery, kung kailangan ho mag-social service tayo dun sa walang bayad, dun ho, gawin natin. At makiusap kayo maigi dun sa doctor ninyo. Natawagin kayo, operahan kayo, kasi gustong-gusto nyo magpa-opera. Pag kailangan operahan, di ba? Usually naman kasi pag cancer, opera. Tapos may dagdag pa yan, may follow-up pa yan. So yan ang walong tips, ha? Malinaw yan. Ulit-ulitin nyo nila. Meron pa tayong mga final tips, okay? Final tips na dalawa ko ay, siyempre, lahat naman tao may mission pa kayo, di ba? May mission pa kayo sa buhay, di ba? Baka minsan, ayoko naman sabihin na yung sakit ay may blessing. Yung pain o yung cancer, negatibo yan, pero pwede maging blessing. Nakikita ko yung mga cancer survivor, yung nakalampas sa cancer, matinding sakit, matinding, kahit matinding problema sa buhay, mas malakas sila than before. Mas matibay, mas malakas, mas matapang. Dumaan na sa paghihirap, biro mo, cancer na, nalampasan pa eh. Tsaka makikita mo, yung mga nabuhay sa cancer, mas masaya sila. Yung saya nila, times 10 sa saya natin. Pag sila nakakita ng langit, ng hangin, ng moon, ng mga batang tumatawa, sobra na sila happy. Paano isip nila, tapos na yung buhay nila eh. Diba? Pero yung mga walang sakit, pa-easy-easy, pa-inom-inom lang, kahit anong makita, wala, hindi pa rin happy. Diba? Sila, mabuhay lang, makahinga lang, gumana lang yung baga, wag lang kumalat yung cancer na nakamamatay. Happy na sila. So, mas happy sila, mas stronger sila, nalampasan nila yung cancer, lalo na kung cancer-free na sila. So, pwedeng blessing yan. Minsan, baka ginigising tayo ng Diyos. Diba? Baka hindi mo ginagawa yung mission mo sa buhay, kailangan ka bigyan ng konting sakit. Tsaka pag may isang may sakit, yung pamilya, dalawa pwede mangyari, o kayo mag-comment. Either magbati-bati, yung mga kaaway nagbabati, o iba lalo nag-aaway. Dapat doon tayo sa nagbabati. And afterwards, now you will become stronger and happier, diba? Para yan ang mangyari. Doc Lisa. Yes, example, yung nakausap nga ni Doc, si Kai, naging leader siya ng kanyang cancer group. So, nagtotalk na siya about cancer. Naging leader pa siya sa barangay. Lahat ng single parent, paano magtrabaho? Saan naghihingi? Sa mga may sakit? Sino ang mga pipilahan? Tinuturo niya kung saan. May mga kilala ko, naku, pinupost nila. Sino ang lahat ng pwedeng, sinishare nila? Lahat ng pwedeng lapitan na nagbibigay ng mga tulong sa mga nagpapa-ospital. Mga tips, binibigay lahat, pati mga email, kaninong email, email ng senador, ng congressman, nandun po lahat. Okay. Last na lang po, may nakita akong comment, hindi ko lang sasabihin kung sino, ayoko naman pagitin ay pangalan. Sabi niya, Doc, mahirap maging mahirap, ikot kami na ikot, pagod na ako, pag mahirap ka, hindi ka pinapansin, hindi ka makakakuha ng pera. Oo, tama, agree, tunay yun. Tunay yun, di ba? Kulang ang hospital natin, kulang ang doktor, walang libre, tunay yun. Kaya lang, pag finocus natin yung tunay na hindi na tayo makakuha, wala na tayong pag-asa, lalo tayong madidepress. Di ba? Lalo tayong madidepress. I-erase mo na yun.
atanggap na natin na ganun talaga ang sistema. Kaya pipilitin mo pa rin maging mabait sa donor mo. Pagtingin mo, kahit tingin mo hindi ka bibigyan, umasa ka pa rin, wala naman masama eh. Pag hindi ka pinagbigyan, huwag magalit. Yung mabait na humihingi, mas nakakakuha. Who knows, ibang araw, gumaling ka, umaman ka, ikaw naman tutulong. Ikaw yung maging donor. Oo, kaya huwag tayong masyadong galit, huwag masyadong bitter. Kaya sabi ko, huwag mag-comment ng negatibo. Huwag na natin, di ba, sa Bible yan, di ba, do good to others. Huwag na kumuha ng negatibo, huwag na tayong makipag-away. Kasi hindi mo alam, pag tayo nagkasakit, tayo hihingi ng tulong. Okay? Sana nakatulong tong video. God bless po. Share natin sa mga kaibigan dumadaan sa cancer at matinding sakit. God bless.